Sige na. Sige. Narito kayo ngayon upang panoorin ang isang paglilitis. Dahil ay krimen ng isang pulubing huli-huli na. Si Ma'am Sirap yung isak at suruti. Dalhin dito nakasakdan! Dalhin dito agad! Nak. Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi rin ho, mga Ginoo. Silensyo! Huwag kang magsalita habang kami nagsasalita. Bastos ang nagsasalita habang managsasalita pa. Patawarin niyo siya, sapagkat ganyan talaga ang mga walang kapangyarihan tulad niya, Mang-Mang. Sumira din sa mga may kapangyarihan tulad namin. Tumindig ka na matuwid. Ba't ka ba galaw na galaw? Ano ko ba ang ganyan ko? Hindi mo alam? Hindi ko. Ah, problema mo na yan. Pag-aaruga ng bata ay kanyang krimen, sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta. So nakatumid, nawawala ng pera ang federasyon. Nahuli siya ng tatlong kasapit ng federasyon na kinakausap ang kanyang anak. Alam pa nga nila ang pangalan nito. So, ang paglilitis na ito ay isang formalidad na lang. Nais panoorin ng mga pulubi ang parusa niya. Siya ay bubulag. Ginoong Serapio, mabuti ba ang tulog mo? Oho! Kahit ka na ba? Naligo! Nagpunas man lang. Nagpalit man lang ang damit? Tuloy ang paglilinis. Sa siyam na taon kong bilang hukom ng federasyong ito, wala ba akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal itong dalawa? Tuloy ang paglilinis. Bueno, Ginoong Serapio, sabihin mo sa amin ang iyong... Hindi ka na matuwid! Sabihin mo sa amin ang iyong pangalan. Serapio ho! Serapio? Serapio? Oo. Serapio? Serapio ano? Serapio. Serapio, Serapio? Serapio lang ho. Serapio lang. Okupasyon? Wala ho. Anong wala? Hindi ba pulubi ka? Oo. Eh di okupasyon mo yun? Oh, klasifikasyon. 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 Ano ang klasifikasyon mo bilang pulubi? Nagmukaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ikaw ba'y nagre-renta? Nasanggol o bata? Upang agitin nga? Ang luha ng mata? Yan ang uri nagmamakaawa? Alin na nga sa dalawa? Pakunwari o karaniwan? Pabuli ho. Ginoong hukom, ano na ho ang gagawin namin? Patibayin niyo na ang krimen niya. Mang Serapio, may asawa ka na ba? Wala ho. Sige, iibahin ko ang tanong. May asawa ka ba noon? Oho. Oh, meron naman pala. Pangalawang tanong, may anak ka ba? Wala ho. Ah, anong wala? Sino yung narinig nilang kausap mo? Sino si Sol? Anak ko ho. Oho, meron naman pala. Anong pinagsasabi mo? Anak ko, ngunit patalaga ng patay. Ayusin mo nga yung pagsasalasay mo. Yung malinawa naman kami. May anak ako. Kapangalan ng yumakap kong asawa. Si Sol Consuelo. Ngunit patalaga ng patay. Ano yung sinasabi mo? Wala ho, wala. Wala naman ba? Nadrama-drama ka pa dyan. Basta, di namin mo may anak ka. Arte-arte mo pa? Day pang radyo. Ano? Tapos ang paglilitis? Oho. Inamin niya ng anak niya na yung Sol na yun. Labas ang mga gamit! Ito ang mga instrumentong ginagamit sa pagparusa ng makasapit. Kahanga-hanga itong federasyon. Ubod ng karunungan at pag-unawa. Sapagkat ang katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. Halimbawa, ang pagpipi o pagpilay kaya. Di lang sila ang makikinabang. Ang federasyon din
sapagkat tataas ang kanyang abuloy sa federasyon. Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa. Ang pinaparusahan at napapaparusa ay kapwa ka nakinabang. Ito ho ang I speak. Ano? Handa ka na ba? Para sa ano? Sa pagbulag! Pagbulag? Sa pagbulag! Madali lang! Sanay na itong gwardya! Alam niya na kung aling mata ako na bubulagin. Alam ba bulag? Huwag kang matakot! Hindi ka matiteta, no? Sterilize itong ice pick. Sige na nga! Dali nyo nga siya dito! Ba't niyo ako bubulagin? Dahil yan ako matay ang parusa! Sandali niyo ang gapo sa kamay niya! Sorry. Kamayan, dali! Para sa ano? Para sa krimen mo! Anong krimen? Huwag kang gumalang masyado! Huwag kang ulo niya! Huwag kang ulo niya! Huwag kang niyo! Huwag niyo ako! Huwag kang magpapitin niya! Ano ang krimen ko? Ulo niyo! Ano? Ano? Ano ba ang krimen ko? Relax lang, relax! O ano nga nais mong malaman? Ano ang krimen ko? Ang krimen mo? Yun lang pala! Di mo sinabi agad! Sigaw pa lang ang sigaw dyan. Ang krimen, yung mga Serapio. Ang buhay ng tao ay lansangan ng hirap. Ang mundo'y daigdig. Nagkirot ang lahat. Pagsasalay sakit ng aking pagkatao. Pagkakaka ng bata. Ang krimen, yung mga Serapio. Krimen mo, mga Serapio. At bigaw pa sa aming aklat. Bawal makaruga ng bata o asawa. Ang tanunay, kita'y nawawala ng pera. Ginagastan mo ang pera ng federasyon para lamang sa isang bata. Mapabulag ka na nang makauwi na tayo ng maaga. Ngunit wala akong inaarugang bata. Ano? Wala akong inaarugang bata. Ginoong Serapio, huwag ka nang magsinungaling. Mami, hindi sasabi ako ng totoo. Huwag mong lukuhin itong hukuman. Hindi ako nagsisinungaling. Ang parusa sa pagbubulaan sa hukuman ay ang pagbibig. Sinasabi ko ang katotohanan. Kaamin mo lang na may anak ka. Narinig ka na. Narinig ka namin lahat. At itong anak mo ay isang babae. Ikaw mismo nang nasabi. Ang pangalan pa nga ay Sol. Hindi ba inaarugaw mo siya? Sinabi mo yan. Sinabi mo. Ang pangalan pa nga ay Sol. Hindi ba inaarugaw mo siya? Si Sol ay matagal lang patay. Ha? Matagal lang patay. Nasagasaan ang jeep. Patay na siya. Patay. Tunay na malungkot ang iyong kwento. Hinipiga mo ang aming puso. Walang alinlangang mausay ka sa sining pagbubola. Wala, patay na siya. Magsalasay ka sana ng kwetong higit sa kapanipaniwalang kaysarian. Dalawang linggo silang nakabantay. May saksi sila sa krimen mo. Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling! Tingnan lang natin. Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang paparusahan. Ngunit kung ikaw ang nagsisinungaling, ilapas ang tatlong saksi. Kayo na naman? Oo. Kayo na lang ang palagi nagpapabulag sa iba? Talagang ganyan ho, talaga ang buhay. Manananggol ang buhay. May nagsusalimisan itong federasyon. Mga taga, patlubay ng lipunan. Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Oo. Pwes, ayon ho sa ating batas ng federasyon, kung mapapatunayan nila ang krimen ng nasasakdal, kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at ang 10% ng kanyang kinikita. Wala! Hawakan siya! Bawal humilis na ganyan dito! Ilipat siya doon! Dapat marunong ang rumespeto sa Ginoong hukuman. Ngayon, mga Ginoo nitong marangal na federasyon, halikay at umakyat at sabihin niyo sa amin kung anong nakita niyo nung gabi yun. Nakita namin siya. Papauwing may dalang mamantigang supot sa kilikili niya at sulyap-sulyap sa kanan't kaliwa. Takot wali ko na makita siya. Siguran namin siya hanggang sa bahay niya. Nagsitagot kapit narinig namin siya. Eto na, Son. Kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula. Ginoong Serapio, pinagbibintangan ka namin sa krimen ng pag-aaruga ng bata. Yan ang ba ang katibayan ninyo? Oo, masaya na kami. Kulang pa ang mga katibayan ninyo. At ano naman ang katibayan kailangan pa? Si Sol, ang aking buhay na anak. Mga tanga ang ispiya ninyo. Huwag kang masayata na ganyan sa harapan namin. Kami ay ang mga opisyal ng hukumang ito. Akala nyo, nahuli nyo na ako? Ano? Pwes, hindi. May nakikita ba sa inyo sa aking buhay na anak? Sa labas ay nakakita sa anak niya.
Narinig naman namin siya, nagsalita sa anak naman ng Lube. Sa buong mundong nanubok kami. At kaya naman alam na alam ang mga sinabi niya. Sapagkat nabigay sa isang takdang oras, ay narinig namin siya paulit-ulit naman sa sabi. Hepanasol, kumain ka na, isuot mamaya ang damit mong pula. At inulit-ulit niya ito gabi-gabi. Nagsisinungaling! Nagsisinungaling silang lahat para mabakasan nila ang aking mga kasangkapan. Ngunit, nakita pa ninyo ang anak niya? Hindi! Ha! Narinig ka namin nagsalita sa anak mo! Kung buhay talaga ang anak ko, dalhin niyo siya rito! Dudustain ba ninyo ang alaala niya? Kailangan niyo ba makialam sa buhay ng may buhay? Gusto na yan, Ginoo! Dalhin niyo rito ang anak ko! Kung buhay pa siya, at bulagin niyo ako! Kami nakapadala na ng mga kasapi ng federasyon sa inyong bahay habang wala ka doon upang buhay ng anak mo. Sa tingin ko'y nakabalik na sila. Nasaan na ba sila? Oh, okay. Nasaan ba ang bata? Wala. Wala ko kaming nakitang bata roon. Ano wala? Di ba pumunta kayo sa tahanan niya? Oo. Tapos? Asan ang bata? Wala ko kaming nakitang bata roon. Wala ko. Hindi niyo nabuli ang bata? Wala. Eh ano ang madala niyo doon? Isa buong baol. Baol? Ano ba sa baol? Hindi mo namin alam. Hindi niyo ba binuksan? Hindi mo, kasi punakandado ang baol yun. Ganun ba? Dinala niyo ba? Oo. Eh di kung ganun, kunin ang baol. Wag! Wala yan ang laman! Sinasabi ko sa inyo, wala yan ang laman! Ginaw ko sa rapyo, wala kang karapatan sa hukuman ito. Wag! Huwag niyo buksan yan! Wag! Oh! Wag! Buksan na itong baol! Di ba sa'yo ito? Oo, akin yan! Huwag niyo pakialaman yan! Oh, sa'yo naman pala! Ba't ayaw mo pang aminin? Huwag niyo buksan yan! Kailangan buksan ang baol! Di ba? Gusto niyo ba buksan ang baol? Buksan niyo! Buksan niyo! Buksan niyo! Buksan niyo! Buksan niyo! Walang makatulong sa iyo, Ginoong Serapio. Ni pulis o pariyad, walang makakarinig. Tandaan niyo yan, may 40 pesos kayong binabayaran sa federasyon. Araw-araw. Kaya, buksan ang baol. Hindi! Wag! Pagtatawanan niyo lang ako. Mulok na naman. Mulok na balat. Hindi niyo ako maintindihan. Sige na, buksan na natin ang baon. Manika? Ama ka ng isang trapo? Paminsan-minsan na lang itong mga panlilitis. Oo nga eh. Di tulad ng dati. Kailan pa ang susunod? Marso pa. Sa pangbuwan. Umaasa kami na nauunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan si Ginoong Serapio. Tinuturoan niya ang mga kasaping magkaroon ng mga haraya, ng mga pangarap na di naman matutupad, at dadagdag lamang sa kanilang numbay. Ang ginawa niya ay nakasisira sa mga kasaping itong federasyon. Tinutulungan lang namin sila ng parusahan namin si G. Serapio. Sinusunod lamang namin ang mga batas itong federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kaayusan ng mga batas. Ang maninira nitong kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Serapio ay salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya ay pulos mali siya. Ipinagtanggol lang namin ang aming kapwa-tao.
Ito'y dapat ninyong lubos na maunawaan. Lubos na maunawaan. Bali-bali na ang aming pakpak. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na pader na kongkreto. Marahil ay ibinitin na nga ni Mang Serapio sa harap namin ang susi sa aming piitan. Ngunit napakahirap hiwain ang sarili, ilahad ang pag-ibig. Ang balon ay malalim at sa kailaliman ang nasang lumipad at hanapin ang sinag ng araw. Ngunit ang gula-gulanit na diwa ay mahinang gumagayway lamang.